Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Aking pinapaabot ang ating, sa ating minamahal at ginagalang na mahal na pastor, beloved Evangelist Wilde E. Almeida, at patuloy na pag-alala sa mga ginito ang aral at turo ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at pagbati po sa beloved children, Almeida children, praise the Lord po. At sa inyo po mga minamahal at sa mga kapatiran na nanood po sa webcast, hallelujah. Year 1990 po nang kami po ay tinawag natin pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa problema ng pampamilya sa amin pong mag-asawa. Lagi po kaming nag-aaway, wala po kaming oras na hindi nag-aaway, wala po kaming kapayapaan sa aming pamilya. Dumating po ako sa panahon na, sa oras na kukunin ko na po yung sarili kong buhay dahil hinaghahanap po ako ng kapayapaan. Ayaw ko na pong magsimba dahil parang pakiramdam ko, useless din po, mga minamahal. Wala akong tulala na po ako nung panahon na iyon. Ngunit isang araw po, may nag-share po sa akin ng, na patungkol sa ating banal na gawain. At nakita ko po yung ilaw sa aking beloved sister-in-law. Nakita ko siya dati na talagang ibang-iba ang kanyang buhay noong siya isang libutan pa lang at nung nakakilala na siya sa malapungin ng Jesus. Unang-unang pinagaling ang kanyang karamdaman at ang pagbabago ng kanyang buhay. Sabi ko parang totoo dahil marami na po akong pinapakinggan, marami po akong binibigyan ng chance na mag-share sa akin. May nagbigay sa akin ng Holy Bible. Binabasa ko po yun pero wala akong maintindihan dahil gusto kong magkaroon ng katugunan, kapayapaan, pagbabago sa buhay ko. Kahabagan po ng malapungin ng Jesus, nakita ko yung ilaw sa ipag ko. Year 1990 po sa dako ng Luneta. Malayo pa lang po ako sa Carino Grandstand. Nakakita po ako ng maraming anghel na may mga hawak silang trumpet. Noong time na yun, kumakanta po ang beloved finest choir. At naririnig ko po yung boses ng ating beloved assistant pastor. At may nakita po ako sa itaas ng Carino Grandstand, sa bubong po, na may dalawang kamay na nakalahad, na may mahabang damit na puti. Dalawang kamay lang po yung nakita ko at mga anghel. Malayo po kami, nandun pa lang po kami sa may kalabaw. Lahat po ng suot kong alahas ay hinubad ko. Hindi ko alam kung bakit ko tinanggal. Nung palapit na ako sa grandstand, mga minamahal, naramdaman ko yung kakaibang lamig, kakaibang presensya. Nanginginig ang katawan ko. Iyak na ako ng iyak, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa malapaginong dahil isang matagal na ako nananaginip ng patungkol sa ating banal gawain. Nung ko pa nakita ating beloved sister, pastor, beloved evangelist, na nakita ko na sila sa akin panaginip pero hindi ko alam kung saan, paano at bakit. At ako po yung isa kong panaginip na ako daw ay inilubog sa tubig na nanggagaling sa bato. At glory to God po mga minamahal dito po. At na sa pastoral halls po ako na bautismoan kung saan yung tubig nang gagaling nga po sa bato. Hallelujah. At nung ako aking po pagbangon, naramdaman ko po yung kumpletong kapayapaan, parang gumanga ang aking pakiramdam. Nagpapasalamat po ako sa malapungin ng Jesus dahil mula noon, hindi siya nagpabaya sa amin. Marami pong himala, maliit man o malaking bagay na himala na nangyari sa aming buhay. At last year po, bago dumating ang lockdown, meron pong tindahan ng aking hipag. Ako po ang pinaghahawak niya ng tindahan. Minsan po, sabi ko, gusto ko na magkaroon ng sarili. Pero kahabagan ng mahal Panginoon, biglang sinabi ng hipag ko, sabihin mo sa anak mo, kunin na lang itong tindahan. Mga minamahal, 3 months before lockdown, inihanda na ng mahal Panginoon Jesus ang aming mga pangangailangan. Natunay na mula sa akin, hanggang sa akin mga minamahal na mga anak, bagamat nakabukod sila sa amin, hindi po kami pinagkulang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Hallelujah. Hindi kami maasawa, wala kaming mang natanggap na anumang tulong sa iba o sa ating gobyerno. Pero higit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sabi ko, may nagtatanong sa akin, mga bumibili, ate, may ganito ka ba, ate?
Alam mo, higit ang mahal na Panginoong Jesus ang nagbibigay sa atin, sa amin na pagpapala na yan. Hallelujah. Mga minamahal, July 6 lang po, may anak po ako na yung bunso ko ay nasa labor stage na po siya. 6 a.m. na po siya ng July 6. July 7 po, nadisgrasya sila. Hindi ko alam bakit na. Nakaramdam po ako, pero hindi po ako nakapag-review. Sabi ko lang sa sarili ko, bakit ganito ang pakiramdam ko? Pero hindi po ako nakapag-review. Dati-dati po, pagka may nararamdaman ako, may pinaparamdam ang mahal na Panginoon sa akin, agad po ako nagre-review. At tunay na ang mahal na Panginoon ay pinag-iingatan po kami. Pero na time po na yon, umalis po yung anak ko at yung manugang ko. Nakaramdam na ako ng, hindi, ng kakaibang bagay. Parang matamlay ang pakiramdam ko. Nagtanong ako bakit. Nakalimutan ko po mag-review. Mga hapon po, nag-message yung anak ko, ma, andito kami sa may kanto. Nabangga daw po sila ng truck. Hallelujah, isa pong company truck sa construction po. Nag-review na po ako. Hindi ko po maiwan yung bahay. Kasi kasama ko yung apo ko, wala po kami susi. Hindi ko po sila mapuntahan. Pero doon sa bahay, doon lang po ako nagpupuri, nagre-rebuke, nananalangin. Iniisip ko yung mga aral at turo natin, beloved parents in the Lord. Yung mga, sabi nila, pag ikayo na ng palataya, 100% talaga. At nagpapasalamat po ako sa malapagin noon, sa ating sa turo, tara natin, beloved parents in the Lord, dahil natutunan ko na wala talagang pag-aalinlangan sa kanya. At nakita po ng anak ko na pabilis yung truck, kala niya may tao. Sabi niya sa akin po manugang, mabilis yung takbo ng truck, parang kakaiba. Nag-rebuke na po yung anak ko, 2 a.m. siya noon, mga minamahal. At bigla na lang po na yung manugang ko, nagkaroon siya ng wish na biglang bilis ang takbo. At salamat sa mga Panginoon, ibis na sila mismo yung sarap matumbok, yun lang pong gilid ng ilaw ng kotse nila. Hallelujah, praise the Lord. At mga minamahal, 2 weeks na po ako nakakaramdam ng mga kakaibang pakiramdam. Dahil minsan naisip ko, bakit? Hindi ako nagtatanong sa mga Panginoon. Tinatanong ko yung sarili ko, saan ako nagkulang? Alam kong may pagkukulang ako. Kapag ka meron po akong nararamdaman o paalaala, iniisip ko agad, saan ako nagkulang? At pinupunuan ko ang pagkukulang niyon. Nagpupuri ako at nananalangin sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida. At inaalala ko palagi yung mga aral at turo na ating beloved sister, Pastor Lina C. Almeida. Purihin na mga Panginoon, mga minamahal sa araw na Santi ka po. Last Sunday po, pagkisig ko ng umaga, malakas na po yung palpitation ko. May time na hindi na talaga ako makahinga. Ang sakit-sakit po ng dibdib ko, yung ulo ko, yung panga ko, namamanhit, yung mga braso ko. Talagang hindi po ako makagalaw, pero sa lumuhod ako, pinilit ko lumuhod. Nag-review ko, nanalangin ako at nagpupuri ako sa Malapanginoon. Malapanginoon, patawarin mo ako sa pagkukulang ko kasi inuuna ko yung pagiging ina ko at pagiging isang may bahay kaysa sa iyo banal gawain. Akala ko mga minamahal bilang mga awit, sapat na yung nararamdaman ko palagi ang presensya ng Malapanginoon pag kami na sa webcast. Pero may mga bagay na akala natin sa atin na matuwid, pero sa Malapanginoon hindi man po pala nakakalugod. Nagkulang po ako sa paggampan ng aking tungkulin. At ako po yung lumuhod at pupuri. Malapungin na patawarin mo ako. Patawarin mo ako, malapunginoon. Makikita niya ako, tawa sa iyo ang pagsisisi mo. At kahabagan na malapunginoon, Jesus, unti-unti po nakaramdam ako na kaginawan, na wala po yung palpitation ko. Pagsisikip ng ulo ko at nawala na rin po yung pagpamanhid ng aking mga braso at kalagitan po ng ating webcast, mga minamahal. Naramdaman ko na lang na parang bigla na lang nawala. Parang nagdahilan lang ako. Hallelujah. At yung aking beloved daughter ng nanganak po, talagang dapat siya ay normal delivery. Hindi na lang po namin na alam kung dahil ba sa nangyari sa kanilang aksidente, umbat nagkaganon po yung sitwasyon niya. Bigla po siyang nag-discharge ng kulay green.
Tapos dinala na po siya sa hospital. Pagdating po sa hospital, mga minamahal, pinagdidesisyon sila kung CS or mag-CCS na raw. Yun ang advice sa kanila ng mga doktor. At nag-message sa akin ng aking manugang, Ma, kailangan daw po CS. Sabi ko, kung ano ang kalooban ng mga Panginoon at kung ano ang nararapat, yun ang gawin. At mga minamahal, buti na lang po, nag-desisyon sila na ECS, bagamat labag sa kalooban ng aking beloved daughter, ang aking pong apo ay nakadumi na po sa loob ng tiyan at nakain na rin po ang kanyang dumi. At sabi po ulit, nag-message sa akin, Ma, hindi kami makalabas kasi mayroon daw pong infection ang baby at saka ang anak ko. Anong gagawin natin bilang Kristiyano, mga minamahal? 100% lumuhod. Magpurit manalangin. Humingi ng tawad sa ating pinakamamalapag Jesus at humingi ng habag sa Kanya. Sa unang panalangin natin, beloved Evangelist Will Estrada Almeida, after 6 hours, na-release din po sila. Negative ko po sila. Wala pa na silang infection. Praise the Lord. Glory to Jesus. Nang pag-uwi po ng aking beloved daughter, nakita ko siya na kakaiba yung tsura niya. Namamaga po yung kanyang pangangatawan. Marami siyang dinadaing. Nang paghiga niya, ako po ay hinawakan ko siya. Agad ko po siyang nilihans. At habang ina-assisti ko siya, ando po yung aking pagre-review at paglihan sa kanya. Ngayon po, mga minamahal, okay na po ang kanya pangangatawan. Maayos na po silang mag-ina. Glory to God. Maraming salamat, mala Panginoong Jesus, sa lahat ng pagpapalang binibigay niyo po sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat dapat, hindi po kayo nagkulang. Kahit na nasa kalagitan po tayo ng pandemya, ay patuloy po tayong pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yan ay dahil sa iniwang aral at turo. Hallelujah. Ng ating beloved system pastor, Lidis Almeida. At sa unang panalangin natin, beloved evangelist, Will Estrada Almeida, hallelujah, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.